At ako po'y nananawagan sa lahat ng aking subscriber. Sana po yung mga maliliit na YouTuber, maliliit na channel, pag nakita nyo po sa comment section, pakiclick po, pakipollow, pakisubscribe po sila. Po sa inyo lahat. RDD TV FLM, pa-shoutout. Yo, mega shoutout po sa inyo. Subscribe to RDD TV FLM at Francis Leo Marcos 2022. Ano, yung Muslim, no, na nag-chat sa akin na meron kinuhang cellphone etong si Sugar, no, dahil nga nagpakilala siya sa sekretarya ni Boss FLM. Yung Muslim na yon, nandiyan pa yun yung mga message namin. Kasi meron ding GC na ginawa yung lahat ng mga nabudol daw nitong si Sugar. Ngayon, yung Muslim na yon, binalaan niya ako. Siyempre, hindi ako naniniwala kasi hindi ko naman siya kilala eh. At hindi ko rin naman kilala itong tao na to. Correct. Alam mo naman na hindi tayo judgmental hanggat hindi tayo mismo ang nakakaranas, di ba? Ngayon, nung pinagpapasapasa niya na sa akin, tapos sinabi ko nga dito kay Shukar, ako pa nga yung pumagitna sa kanila kasi so yung Muslim na to, pagkapatid sila na nagchat-chat, no? Yan. Hanggang sa kinausap ko si Shukar para ayusin niya yung issue niya doon sa Muslim. Kasi nga, ang plano nung Muslim, ipakalat. Ipakalat niya sa social media dahil nga nakikilala na to. No? So ngayon, nung kinagabihan, no, nung nagpunta siya doon, na syempre, panggap-panggap siya na mayaman siya, na ganito siya, ganyan-ganyan. Doon nalaman, natutuwa pala yung sinasabi. No? Muslim. Diba? Pantakin mo, isang budol-budol, no? Na ang pakilala niya sa mga tao, siya ni Boss FLM. Na yun pala, ginagamit niya sa pambugudol niya. Alam niyo yung dyan sa may Batangas, ang dami niyang naloko. No? Grabe! Na mga mayor, mga kapitan, konsehal, pati nga daw yung artiste. Artista Angelica, dito wow. Quezon City, Manila, sobrang dami ng naloko, no? At hinihingian niya ng tag 50,000, no? Wow. Yung mga tao, alam mo kung anong ipinapangako niya? Ano? Hihingan niya ng 50,000 at ang ipapangako niya, magbibigay si Boss FLM ng kuneto nila ng bigas. Wow! Kaya pala nung pumupunta siya sa Legrand, lagi siyang galing Batangas, meron siya pinupuntahang farm. No? Ang dami-dami niyang daladalang mga isda. Yung pala, galing yun sa mayor. Bali, parang limang mayor sa Batangas. Ang mga talaga namang nabola-bola niya. At nahingihan niya ng pera. Pantakin mo yun, na mismo dahil sa sobrang kabaitan, no, ni Boss FLM, hindi siya yung para mag-isip, no, sa mga tao na dumidikit sa kanya. Dahil nga malinis eh. Malinis ang pag-iisip niya sa bawat taong nakakasalamuha niya. Grabe. Diba? Kaya tuloy yung reputation ni Boss, sinasabi naman ng bubudol. Yes. Dahil itong katulad nga nitong tao na to, no, na nagpakilala na sekretarya. Kaya alam mo nung naalala mo man nung nagpunta kami kay Vice Gov Jolo. Oo. Kay Vice Gov Jolo. Alam mo ba na siya ang direktang nakikipag-usap. Yeah. At nagpapakilala siya na kanang kamay siya, sekretarya siya, na ganito siya. Masyadong yeah. Mapapel. Yung Ben Jolo mapapel. Yung pinagtingin mong ano, Revilla? Yes. Ah. Kaya nung hindi na ako nakatiis, nagpakilala na ako kaya Vice Gov na Gov, ako po yung ano,
Bais ako po yung sekretarya ni FLM, ni Boss FLM, at hawak-hawak ko yung telepono ko, tinawagan ko si Boss nun. Di ba nasa office si Boss? Tinawagan ko si Boss, nag-video call kasi si Boss talaga, ano yan eh, hindi yan yung basta-basta sumasagot sa mga tawag. No? Lalo na kapag ka, yung hindi ka pa naman niya ganun kakilala ka ano. Pero nagkataon lang na talagang itong si Sugar ay sobrang mabuladas. Diba? Antakin nyo yun na sa loob ng ilang araw, ilang linggo na nakasama namin ang isang Sugar. Diba? Sa Le Grand, nagka-peste-peste na. Nagka-peste-peste na. Grabe. Diba? Kasi kung isipin mo, ma, ha? Naalala nyo ba? Sino po dito yung nanonood na yung birth certificate ni Boss nung pinakita niyang ganyan? Sino po dito yung nakakaalala nun? Alam mo ba na pinigilan ko si Boss? Boss, ibaba nyo yan! Uh-oh. Hindi? Ginanong ko lang naman mabilis? Naalala nyo po ba yon? Oo, pero nakalagay ba sa loob ng sobra? Hindi. Hindi, eh, binulat-lat niyang ganun. Ah. Yung po palang nakapanood nun, no? Grabe. Alam niyo po ba na yung birth certificate na yon, ha? Mamatayan na ang nagnakaw. Wow! Tarantado ka. Hindi na nakuha? Ma, imaginein mo. Diladlad ni Boss. No? Yung birth certificate. Ganito lang, oh. Pinakita lang kasi alam mo si Boss, di ba pagka may kailangan yan, Yhama, kuha naman yung black bag ko, dali. Pakita niya yung lahat ng titulo, yung ORCR, lahat. Oo, pati license ng kotse, gano'n, yun, nakita ko yun. Oo. Yung birth certificate na yun, nung gabi, na nangyari yun, na ginanyan ni Boss, alam nyo ba na nag-lockdown ang Le Grand? Bakit? Dahil kinaumagahan, tinignan namin, pinahanap sa akin ni Boss, inalughog namin ang buong Le Grand. Wala doon ang birth certificate ni Boss FLM. Ibig sabihin, wow, ang lahat ng nangyaring to kay Boss FLM ay talaga. Talaga naman. Talagang planado. Ayokong magalit. Wow. Ayokong magalit man. Dahil sobrang dami ng tao. Pero ngayon pa lang, binabalaan ko na kayo. Subukan ninyong kalabanin si Boss. Ang ina, wala akong pakialam sa inyo. Subukan ninyo kahit yung isang tinatawag ko pa na Boss. Tuwing maaalala yung araw na yon, yung gabi na yon, na nilabas Boss yung birth certificate na yon, tuwing maaalala ko yon, doon nag-umpisa ang lahat. Bakit? Dahil planado ang lahat ng nangyari. Ang ina kaya nga wala akong takot sa Lorenzo eh. Walang CCTV? Maraming CCTV! Maraming CCTV, pati yung upuan, marami. Nakita pero ba? Pero lahat planado. Wow. Kaya nakita mo, huwag na nating banggitin dito yung mga kaso. Okay, okay. Pero simula nung nawala ang birth certificate na yun, nandiyan na ang NBI. Nandiyan na sila Victor. Malakas na ang loob nila. Sinasabi ko sa'yo, ma, malalaking tao, hinapang nila, pinasukan nila kami. Kaya alam mo,
nung time na nasa NBI si boss, una hanggang apat na araw, hanggang isang linggo, ang buong team FLM noon, lahat sila, alam mo ba kung sinong pinagkakamala nilang suspect sa nangyari kay boss? Ikaw? Alam mo ba kung sino? Sino? Ako! Ako ang gusto nilang ilubog! Ako ang pinagbibintangan nilang nagnakaw! Ako ang pinagbibintangan nilang tao daw ako ng NBI! Hayop kayo! Alam ninyo, hindi ko alam kung bakit! Kung bakit ninyo nagawa to kay boss. Pero, siguraduhin ko sa inyo na hindi kayo magwawagi. No? Hindi kayo magwawagi. Kasi, yung ninakaw ninyo, yung gusto ninyong itago, no? Na birth certificate, kopya lang yun, mga tanga. Dahil ang original, nakatago. Yun yung hawak-hawak ni Attorney Johnny. Yes! Hallelujah! Pero dito mo makikita, ma. Dito mo makikita, no? Na ang lahat ng tao pinagkatiwalaan ni boss. Kung sino pa yung mga nakakuha ng limpak-limpak na salapi. Dahil sa pangkukuto nila kay boss FLM. Mga hayop kayo! Maligayang pagbabalik guys dito sa ating munting channel. Panibagong video reaction na naman na courtesy sa YouTube channel ni Francis Leo Marcos. Bago natin sasimulan ang pabigbigay ng konting reaction guys, i-mega-big shoutout muna sa lahat ng mga salin at sulit FLM supporters worldwide. Mega-big shoutout sa inyong lahat at sa mga taga-subaybay na no, sa ating munting channel din. Mega-big shoutout sa inyong lahat. Kung gusto po kayong mag-shoutout, paki-comment lang sa comment section para ating isama sa sunod na shoutout. So, balik tayo sa nasabing with you guys. Disclaimer muna tayo guys na ang lahat na sinasabi o sasabihin ko rito ay pawang opinion ko lamang na base sa ating napapanood. So, again, yung parang tinutumbok nito ni Sek Yhama na pinupunta rin niya na walang iba kundi si Sugar, di umano ang posibleng may pakana sa pagkawala ng birth certificate dito ni Francis Leo Marcos, which is para sa kanya itong si Sugar at yung taga NBI ay may connection na planado-planado para makuha ang gusto nilang kailangan na information na with regards kay Francis Leo Marcos. Yun ang basa ko sa sinasabi nito ni Sek Yhama. And then aside from that guys, napaka-delikadong nilalang nito ni Sugar no? Kung totoo yung sinasabi ni Sek Yhama na ito'y nakapambudol ng mga politician doon sa Batangas. Just imagine guys na politician yun at mga elective officials sa isang munisipyo o sa city at kaya mo pang gawan ng kalukuan. How much more kung sa ordinaryong tao na katulad natin. So be careful talaga guys. And then,